Okay, magandang araw sa inyo mga kamay, and welcome back sa ating channel. Ang ibabahagi ko ngayon sa inyo, sa araw na ito mga kamay, ang video natin ay about sa power supply. Yan, sa mga tinatawag na PSU. Yan. Ito yung mga power supply na ginagamit sa computer. Yan. Meron tayo dito ang iba't ibang klaseng power supply or PSU. Pares lahat sila ay 24 pin. Yan. Lahat ng itong tatlo na ito. Meron itong tatlong pagkakaiba mga kamay. Yan. Sa video na ito ay explain ko sa inyo kung bakit kakaiba yan. Okay, simulan na natin mga kaming. Okay, simulan na natin dito sa mga tawag sa kanila mga kaming. Kung tawag dito mga kaming sa ito, nakikita nyo ito mga kaming, ito yung tinatawag na generic PSU. Yan. Itong pangalawa mga kaming ay true rated. Yan. Yung tinatawag nilang true rated. At ito naman yung power supply na branded. Yung mga 80 plus. Yan. Ito yung pinaka mas magandang power supply. Yan. Yan yung mga, ano niya, sa tatlong ito mga kaming. Yan. May pagkakaiba itong mga ito. Bukod sa, ano, sa mga tawag sa kanila, sa presyo. Siyempre, pinakamura ito. Tapos ito, nasa mid. Yan. Ito yung, tawag dito. Medyo mahal na. Medyo mahal na. Kasi mas maganda itong mga kaming. Okay. Ganun lang naman yung mga kaming. Low, mid, high. Ganun yung pag, ano dyan. Pagka titingin kayo, yun yung madaling pag-explain or pagtingin sa mga PSU na ito mga kaming. Ito nga pala ay depende sa unit nyo or system unit or computer nyo na paggagamitan. Yan. May mga kanya-kanya ano yan. Example, ito si PSU. Pwede na ito pag walang video card. Yan. Ito, pwede na din ito pag may video card. Yan. May mga video card na pin, 6 pin, 8 pin. Yan. Basta available yung pin dun sa PSU. Yan. Ito nga pala, ito yung pinakang ano. Tawag dito. Maraming gamit sa ano, safety. Kung gusto nyo safety yung inyong system unit, yan. Nire-recommend ng mga influencer, mga kahit sinong technician na huwag mong titipidin yung power supply mo. Yan. Bakit sinasabi nila yun mga kaming? Kasi once na mag-upgrade ka, hindi ka na magbabalik ng power supply. Yan. Mas maganda, mas mataas yung watts. Yan. Yung sinasabi ko kasi mga kaming, example, nag-build ka ng computer. Tawag dito. Mag-upgrade ka ng unit mo, kailangan mo ng GPU na. Or yung GPU mo na nabili mo, ay kailangan ng 6 pin or 8 pin na tinatawag. Yan. Pag ang binili mong power supply, ganito. Hindi niya kaya. Or pag walang 6 pin, bibili ka na naman ng power supply. Yan. Ganun yung ano dun. Para kapag unang build mo pa lang ito na yung binili mo, ay hindi ka na bibili uli kapag mag-upgrade. Yun yung purpose nun. Isa din yun sa purpose mo. Bukod doon, safety yung unit niya. Yan. Sa akin, sabi sa experience ko, pagka hindi naman gagamit ng video card, pwede rin generic. Yan. Ginagamit ko, tested naman ito. Yan. Lalo na kung mababang unit, or hindi naman mataas sa specs, pwede naman. Basta, nagagawa mo yung gusto mo. Ito naman yung generic. Yan. Maganda siya. True rated na tinatawag. May tinatawag pa sila dito yung K-pop. Yan. Tinatawag nila dito K-pop. Kaya K-pop yung tawag naman kami. Kasi Korean power supply. Sa Korea siya nagaling. Usually kasi mga sa Korea magaganda yung mga ano dun, power supply. Baga may kalidad yung mga power supply na gamit nila dun. Ang pagkakalam ko, nagpapalit agad sila dun mga kahit buo pa pinapalitan. Correct nga na lang kung mali. Di ko alam. Mga nakapunta dun. Yeah. Ayun mga kamay, binaksak ko na sila. Ang nakatingin yung loob, pakita ko sa inyo. Ngayon ko lang itong generic. Ito yung loob niya mga kamay. Yan. Nagsensya niya lang madumi. Yung meron siya mga kapasitor dyan na nasimpan niya. Yan. Pansin mo yung heatsink nung ano, generic na lipis. Ito. Tapos dalawang kapasitor. Yan. Tapos yung mga coil. Yan. May mga resistor. Yan. May fuse. Yan. Ito naman yung true-rated. Pansin nyo, agad yung pagkakaiba. Dito manipis, manipis yung heatsink. Dito makapal. Yan. Taba. Yan. Iba. Tapos, meron siyang ano dito. Ayan. Yung kapasitor niya, ayun. Medyo marami din sa kontrol sa isa. Konti. Yung resistor. Ayan. Tapos may switch. Ayan, may switch niya. Parang makating yung loob. Ayan. Ito, explain ko sa inyo yung kapasitor kasi. Yan yung nagpipilter ng current or kuryente. Ang tawag sa, yan yung mga kaming electrolytic kapasitor. Ito sa inyo yung bali niya.
650 na ikaparad. Yan yung loob nila. Pasensya nyo na kayo po. Yan. Ito naman yung yan. Ito naman yung 80 plus. Yan. Yung loob nyo. Pasensya nyo na ikaw po kasi nililinis. Yan. Medyo maraming capacitor. Mas mga filtered yung ano nyo. Tawag dito. Yung electricity nyo. Kasi yung mga ginamit na components medyo ano talaga. Kalidad. Kaya maganda yung power supply. Maganda yung bato ng mga makwente. Maganda yung daloy. Kasi nyo, meron siyang ganyan. Wala man tawag ganyan. Ang pagkawa naman yan, resistor. SMB resistor. Tapos, diode. For surge protector yung mga kami. Mas may piece din siya. Yan yung piece. Ito. Yan. Yan na sila yun. Yan, coil. Dito pansin mo isa lang yung capacitor niya. Medyo malaki. Yung mukha ng brother niya. Hindi ko malinag. Isa malaki yung capacitor. Isa lang yung ginamit. Yan. Tapos yung heatsink, ito medyo mataba ako. So, ito sobrang laki. Purpose kasi niya, may init yung mga MOSFET transistor. Ngayon yung nagpapalamig, heatsink nila. Yan, pansin niya yung board niya. Yan, block. Dito sa iba, i-play. Bang. Tapos meron siya ngayon. Tatlong autocoupler. Yan, talagang siya lang sa layong kuryente. Tapos yung kanyang tawag dito, transformer ba yan? Yan, tama transformer. Maganda. Sana, napagana ko pa to. Yeah, repair ko kasi. Yan yung mga loob. Yan yung mga loob ng mga power supply na yan. Habang yung video natin mga kaming. Okay. Yan mga kaming, bukod sa pagkakaiba nila, yung tsura, yan. Yung efficient ng, tawag dito, ng mga current. Yan. Ito, kaya tinawag na 80 plus, yan. 80 plus kasi 80% yung efficient nung kuryente or nung wattage nito. Baga 80% yung efficient niya compare sa mga ito. Ito siguro mga nasa 50, ganun. At ano ko lang yung mga kami at theory lang. Yan. Ito siguro hindi gaano kaano sa 30% yan, ganyan. Yung mga current ng mga power supply nito. Ayan. Yung pagkakalam ko lang dyan, yung 80% is efficient. Yun lang yung ano. Okay. Okay, papakita ko naman sa inyo mga kami yung ano yung mga pagkakaiba nitong mga to. Ayan. Siguro, simulan natin dito sa generic. Okay, iset up ko lang. Magbabalitaan naman. Okay mga kami, dito tayo sa generic power supply na tinatawag. Yan. Punta muna tayo sa wattage ng mga to. Lahat to, ang nasa video natin ay 500 watts. Yan. Karamihan sa generic ay nakalagay dyan 700 watts, 600 watts. Yan. Yan yung madalas na nakikita mo dito. Yan. Sa generic kasi, hindi naman talaga yan. Kumbaga, hindi talaga yan 700 watts. Yan. Aminin na natin kasi mura lang yan. Kung isa kang electronic technician, alam mo na yung sinasabi ko. Yan ay ano lang yan. Nakalagay lang dyan, pero hindi talaga yun yung pinang wattage niya. Yeah, may computation kasi yung mga yun. Tapos, makita mo sa itsura niya mga kami. Yung pampan ng generic power supply. Nasa likod ng PSU. Yeah, tapos, dito ay yung kanyang dalawang socket. Yung male, female, tsaka male. Na socket. Ito, maganda tong generic na to kasi ngayon lang nakakita din ito. Yeah, may 220 siya. Ayan, may 110. Ang galing nga natin. Nakaiba din. Ito yung vlog niya, dynamics. Bukod pa sa mapapansin nyo dito, yung wire niya. Walang balot. Makikita nyo sa ibang power supply, may balot. Tapos, yung mga wire nito ay manipis. Hindi ganun ka, no? Quality. Pero, pwede na din ito. Kung yun lang yung kaya ng budget. Kadalasan ng mga ganito ay 4-pin. Ayan. Ito, 4-pin. Yung mga generic. Pero may mga generic na din yun na naka 8-pin. 8-pin na din sila. Dito, sa generic, kadalasan din dito, walang 6-pin ito mga kami. Yung tinatawag natin na kinakabit sa GPU. Yan. Yan yung mapapansin nyo dito. Wala yung ano. Ito lang kasi yung mga ano yan. Meron lang yung ano, dalawang ano tawag dito? SATA power button. Basta yun. Hindi ko na maalala. Nalimutan ko yung tawag. Yan. Gada, makikita nyo dalawang ano lang yan. Pag generic, madalas dalawa. Kasi yung saksakan ng mga pan. Ito.
Yan. Ganun yung mapapansin nyo sa mga generic. Bukod dun yung laman. Hindi ko nabubuksan siguro. Ayoko nang pahabang yung video natin. Yan. Okay mga kaming, dito naman tayo sa true rated. Yan. Dito tawag na yung true rated. Ito, 500 watts din makikita. Makikita mo agad sa mga itsura nila. Yan, sa true rated. Yan, ganyan yung itsura. Mapapansin mo, may pan. Yan, malaki. Yung pan niya dito. Kasi yung kaha niya medyo mabigat siya. Pag binuhat. Yung generic kasi magaan. Tapos, mapapansin mo din yung saksakan niya, isa lang. Yung female saksakan ng power cord. Yan. Mapapansin mo din, may switch. Yan. Yung mga true rated. Or K-pop na tinatawag nila. Yan. Yung mga tawag na mga sila, ano lang yan. Wala, tinawag lang sa kanila. Bansag lang. Yan. Sa mga power supply. Yan. Yan yung ano sa kanya. Mapapansin nyo din dito, yung kanyang cable. Yan. Ito. Yan, may mga balot. Tapos mapapansin mo, medyo makapal. Yan. Medyo makapal yung ano, mga wire. May protector siya. May mga balot na black. Papansin mo yung pin niya. Ito yung papuntang motherboard. Yan. Tapos, ito. Papansin mo dyan, may 6 pin yan. Dalawa. Dalawang 6 pin. Makikita mo dyan. Tapos yung mga... Ano bang tawag? Nakakalimutan ko tawag. Lagay ko na lang dyan sa may sa video natin kung ang tawag din. Hindi ko na maalala. Yan. Pansin mo yung ano, apat. Yung kanyang... Ano? Tawag dito. Yan. Apat. Tapos may 6 pin GPU. Pwede yung isalpak sa GPU. Yan yun. Yan yung generic, mga kaming. Ay, sorry, ano? Dito, true rated or K-pop. Yan yung makikita mo sa kanya. Yan. Sa itsura pa lang, malalaman mo na kung ano yung power supply. Ganun lang. Yan. Bukod doon yung laman. Yan. Makikita mo yung laman. Makikita ko, yan. Medyo madami yung laman yung nasa loob niya. Yan. Ano nakalagay dito, 500 watts. Hindi din yan ganun ka, ano, efficient. Baga na, sa 50-50, ganun. Yung efficient yan. Ba? Nakalimutan mo pa. Yun lang siguro. Okay, punta naman tayo dun sa may plus. 80 plus. Yan. Na nakasulat. Bronze, gold. Yan. Okay, mga kaming ito. Yan. Mapapansin nyo yung mga branded na power supply. Yung magandang power supply. Yan. May 80 plus na nakalagay. May mga nakalagay dyan na bronze, silver, gold. Titanium. Ano pa ba isa? Platinum mata ang isa. Yan. May pagkaka... Pansin mo dyan. Ang bigat nito mga kaming. Hindi ko lang kasi mapakita. Wala akong... scale. Alam na timbang. Pero, kita mo sa itsura nila. Mapigat. Or, sa itsura pa lang, mapigat na talaga. Yung ginamit na materials. Maganda. Yan. Masin mo din dito, mga ganun din sa true rated. May socket din siya. May switch din. Yan. Ang ibig sabihin niyan, mga kamin. Bakit? I, tsaka O yan. Ang ibig sabihin niyan, yung O, output yan. Pagka I, input. Ibig sabihin, wala ka on yan pag naka-input. Yan. Ito naman yung RGB light. Yan dito. Sa kanya, ang brand nito ay Thermaltik. Yan. 500 watts din siya, RGB. Smart RGB yan. Medyo di na mabasa kasi yung iba. I-check. Yan, nakalagay din dito. 5 years warranty. Yan. Tapos yung pan niya. Yan, kita mo dito. So yung case niya, kakaiba maganda. Kaano pa itong ano niya. Yan. So yung pan niya, siguro RGB din yan. Kaya, ganyan ito. Yan. Hindi pa ito nabubuksan. Yan. Abangan niyo pala yung video ko dito mga kapang. Nire-repair ko kasi ito. Sira kasi ito. Sabi nung binigay lang ka sa akin ito. Sa buwang kong i-repair. Yan. So makikita mo sa kanya, alas balot siya lahat. Ng black. Na hanggat to. Yan. Alas lahat ng wire. Pansin mo yung wire sa kanya. Mahaba. Yan. Ang haba niya. Mahaba. Ang ahas. Meron siyang 24 pin, tapos yung wire niya mapapansin mo guys. Mga kaming, mataba. Solid, solid. Kaya, mahal itong ganitong power supply. Kaya, maganda ito repair. Kaysa itapon, mga kaming. Kaya, hiningi ko na lang doon sa pinagbilang ko ng computer. Kaysa, tapon lang. Katambak lang dito doon. Baka magawa ko pa ito. Yan, ito meron siyang 4 pin. Dalawang 4 pin niya, magkasama. Ito naman yung kanyang isang 6 pin. Dalawang 6 pin. Tapos may additional na 2 pin, bali 8 pin, 8 pin.
to ginagamit to sa mga GPU na matataas na yung mga watt. Yung mga kailangan naman. Ayan, mga 3060. Yan, ganyan. Yung mga basta kailangan naman. Pansin nyo din yung ano nyo. Socket ng mga hard drive or SSD. Ito. Matibay. Maganda yung plastic. Ayan, SATA power. Ayan, SATA power pala to. Tap yan. Ayan. Ito. Nakakalimutang tawag dito. Pansin nyo yung iba. Ayan. Medyo maganda talaga yung klase. Maganda yung materials na ginamit dito. Kaya, mahal siya mga. Sana ulit. Ayan. Ang ganda lang siguro yung video natin. Hindi ko na siguro bubuksan. Hindi na mga ba. Ayan. Nagbigay lang mga unting tips. Para malaman nyo kung bakit natawag sila mga generic, durated, 80 plus. Yung mga magigandang sa power supply. Naman may mga na-share ako sa inyo, nakatulong, or mga nakakuha kayong idea. And dito na yung video natin mga kamay. Thank you sa panonood, and nagustuhan mo yung video natin, like, and para nakikita mo yung mga video natin na upcoming videos na i-upload mga kamay. And thank you for watching, and God bless mo inyo mga kamay. Salamat sa inyong support. 2,000 subscriber na po tayo. And hanggang sa susunod na video mga kamay. Thank you for watching. Bye-bye.